Magandang araw, mga bata! Halina at matuto sa Araling Panlipunan. Sa matagumpay na pagkakatatag ng kolonyalismong Espanyol sa Pilipinas sa pamumuno ni Miguel López de Legazpi noong 1565, nagsimulang magbago ang kinagisnang pamumuhay ng mga katutubong Pilipino na napasailalim sa kapangyarihang Espanyol. Sinasabing malaki ang papel na ginampanan ng simbahan o relihiyong dala ng mga mananakop sa tagumpay ng kolonyalismo. Gayon din, nagpatupad ng iba't ibang patakaran ang pamahalang Espanyol upang maging mas epektibo ang kolonyalismo. Gayon paman, mayroon namang mga katutubo na hindi nasakop at naipagpatuloy ang kanilang paraan ng pamumuhay. Isang malaking hamon ang kinaharap ng mga katutubo bunsod ng kolonyalismong Espanyol. Nagpatupad ng iba't ibang pamamaraan ang mga Espanyol upang maging matagumpay ang pananakop gaya ng kristyanisasyon, reduksyon, tributo, encomienda, at sa pilitang paggawa. Malaki ang naging epekto ng mga patakarang ito sa pamumuhay ng mga katutubo. Bagamat instrumento ang mga ito sa pagsakop sa Pilipinas. Sa araling ito, inaasahang masusuring mo ang mga paraan ng pagsasailalim ng katutubong populasyon sa kapangyarihan ng Espanya sa pamamagitan ng pwersang militari at kristyanisasyon. Kristyanisasyon. Malaki ang papel na ginampanan ng simbahan sa pagpapatupad ng kolonyalismo. Bukod sa kayamanan at kapangyarihang maidudulot ng kolonya sa mananakop, isa rin sa mga layunin ng pag-iigting ng kolonyalismo ay ang pagpapalaganap ng relihiyon. Naging kapaki-pakinabang ang ideyang ito sa mga Espanyol sapagkat nagkaroon ng isang dakilang dahilan ang kolonyalismo at ito ay ang pagtangka ng mga Espanyol na sa pamamagitan ng kolonyalismo ay maililigtas ang mga kaluluwa ng mga katutubo sa pamamagitan ng pagtanggap nila sa bagong relihiyon. Kaakibat nito, pilit ipinaunawa ng mga Espanyol sa mga katutubo na ang kanilang katutubong relihiyon ay hindi na dapat pang ipagpatuloy sapagkat di umano ito ay paganismo o pagsamba sa maraming Diyos at Diyosang pinaniniwala ang naninirahan sa kalikasan. Ang unang misyon. Kaugnay ng pagpapalaganap ng Kristyanismo, tiniyak ng Espanya ang pagmimisyon ng mga praile sa kolonya. Tinawag na kristyanisasyon ang pagmimisyon ng mga praile. Hinikayat ng mga praile ang mga katutubo na tanggapin ang relihiyong kristyanismo. Sa pagdating ni Miguel López de Legazpi noong 1565 sa Pilipinas, kasama niya ang limang paring Augustinian na pinamumunuan ni Andres de Urdaneta. Sumunod ang iba pang paring Agustinian at sa pagdagdag ng kanilang bilang, itinalaga sila sa iba't ibang lugar. Tumukoy din ang cura paroko sa bawat lugar na ito. Unang ipinatupad ang pagmimisyon sa Cebu kung saan unang tumanggap ng Kristyanismo ang pamangkin ni Rahatupas na nagngangalang Isabel na sinundan ng pagbibinyag sa 7 o 8 batang malapit ng mamatay at ilan sa nagpalit ng paniniwala noong 1566
Kasama rito ang isang Muslim mula sa Borneo na si Kamutawan, kasama ang kanyang anak, manugang at apo. May ilan pang taga Cebu ang nagpabinyag hanggang sa magpabinyag din si Rahatupas at ang kanyang anak na si Pisonkan at ang iba pang mga pinuno noong Marso 1568. Sa pagtanggap ng kanilang mga pinuno sa bagong relihiyon, ay marami na ring mga katutubo ang sumunod at nagpabinyag sa Kristyanismo. Ang pagpapatuloy ng misyon. Bukod sa Cebu, naging aktibo ang mga praile sa pagmimisyon sa Maynila, partikular sa Tondo at Pasig, gayon din sa gitnang Luzon, Timog Luzon, Ilocos, at sa iba pang bahagi ng Visayas. Bukod sa mga Agustinian, nadagdagan pa ang mga misyonerong praileng itinalaga sa Pilipinas. Dumating ang mga Franciscan noong 1577, sinundan ng mga Jesuit noong 1581, sinundan ng mga Dominican noong 1587, at ng mga Recollect noong 1606. Dahil sa pagdami ng mga praileng misyonero sa Pilipinas, naging mas aktibo ang pagpapalaganap ng Kristyanismo, kung kaya't kinakailangang magtatag ng mga diocese na binubuo ng mga pinagsama-samang parokya. Nagsimula ang pagtatag ng mga diocese sa pagdating ng unang obispo ng Maynila na si Domingo de Salazar. Sinundan ito ng pagtatag ng iba pang mga diocese sa Cebu, Nueva Caceres, Nueva Segovia, at Panay. Dito naman tayo sa mga pagbabago at pagpapatuloy sa paniniwalang panreligyon. Malaki ang nagbago sa paniniwalang panreliyon ng mga katutubong tumanggap ng Kristyanismo. Una, kung dati ay marami silang mga espiritong sinasamba, sa Kristyanismo ay isa na lamang ang Diyos na dapat sambahin. Pangalawa, kung dati ay nasa kababaihan ang pamumuno sa larangang espiritual, sa Kristyanismo ay nasa kapangyarihan na ng mga kalalakihan ang pagiging pari at walang karapatang humawak ng kapangyarihang panreligyon ang kababaihan. At pangatlo, kung dati ay walang tiyak na lugar na sambahan ng mga espiritu, sa Kristyanismo ay mahalaga ang pagpapatayo ng simbahan bilang banal na espasyo ng pagsamba ng mga mananampalataya. Ang halaga ng tributo. Upang makalikom ng pondo mula sa kolonya at matustusan ang pangangailangan nito, ang paniningil ng tribute o buwis ay isa sa mga pangunahing patakarang ipinatupad ng mga Espanyol. Ang pagbabayad ng buwis ay simbolo ng pagkilala sa kapangyarihan ng hari ng Espanya. Sinimulan ang pagkokolekta ng tribute noong 1571 na nagkakahalaga ng 8 reales, naging 10 reales noong 1589, hanggang sa naging 12 reales noong 1851. Ang sedula personal. Pagdating ng 1884, ipinatupad ng mga Espanyol ang sedula personal.
Ito ay kaperasong papel na tinatanggap mula sa pamahalaan bilang katibayan ng pagbabayad ng buwis. Kung ang tributo ay pahirap sa buhay ng mga katutubo, doble ang pahirap na dulot ng sedula personal sapagkat kailangan lagi ito dala ng katutubo saan man siya magpunta. Nagpapatunay ito ng kanyang pagkakakilanlan at ng kanyang lugar ng panirahan. Kung wala siya nito, maaari siyang pagbintangan bilang tulisan. Sino mang mahuli na walang dalang sedula personal ay pangmamultahin at kung walang pangmulta ay ikukulong. Maraming katutubo ang ikinulong noong panahon ng kolonyalismong Espanyol dahil lamang sa walang dalang sedula personal. Iba pang buwis na ipinataw. Bukod sa tributo, marami pang ibang buwis ang ipinataw sa mga katutubo. Ang Donativo de Zamboanga, Falia, at Vinta ay mga buwis na kailangang bayaran upang suportahan ang hukmong militari sa pagsugpo ng mga mananalakay ng ilang Muslim sa mga pagkakataong nambibihag sila ng mga katutubo upang ibenta bilang alipin. Ang encomienda. Unang patakarang ipinatupad ng mga Espanyol sa kolonya ay ang sistemang encomienda. Ang encomienda ay teritoryong ipinagkatiwala sa mga conquistador. Batay ito sa kahilingan ni Miguel Lopez de Legazpi na siyang naging kauna-unahang gobernador-general sa Pilipinas. Ang paggawad ng encomienda ay nagsisilbing pabuya o gantimpala sa mga Espanyol na nakatulong sa pagpapalaganap ng kolonyalismo. Sa ilalim ng sistemang encomienda, ibinibigay lamang sa taong ginagawaran ng encomienda na tinatawag na encomendero ang karapatang maningil na buwis sa mga mamamayang sakop ng encomienda. Maari niya itong gawin sa loob ng tatlong henerasyon at pagkatapos ay kailangan na niyang ibalik sa pamahalaan ang encomienda. Itinuturing ang encomienda bilang administratibong unit para sa koleksyon ng buwis. Tungkulin ang encomendero na maningil ng buwis sa kanyang nasasakupan. Ang tagasingil ng buwis ay ang cabeza de barangay na kadalasan ay dating dato na sa ilalim ng pamahalaang Espanyol ay nagsilbi na lamang taga-kolekta ng buwis. Ibinibigay ng cabeza de barangay ang kanyang nakolektang buwis sa encomendero. Ang buwis na sinisingil mula sa mga kalalakihang 19 hanggang 60 taong gulang ay nagkakahalaga ng 8 reales sa loob ng isang taon. Maaari din namang sa anyo ng ani o sa pilitang paggawa ang buwis na kailangang ibigay sa encomendero. Bilang kapalit, tungkulin ang encomenderong protektahan ang mga sakop ng kanyang encomienda laban sa mga nagtatangkang guluhin ang kaayusan nito. Tungkulin din ng encomendero na suportahan ang pagmimisyon ng mga praile sa kanyang encomienda at masigurong maging Kristiyano ang lahat ng mga tao sa kanyang nasasakupan. At ang sapilitang paggawa. Isa sa mga pamamaraan upang maipatupad ang pananakop ng mga Espanyol ay ang sapilitang paggawa. Ito ay sinimulang ipatupad noong 1580 sa lahat ng kalalakihan na may gulang na 16 hanggang 60.
kailangan nilang magtrabaho sa loob ng 40 araw sa loob ng isang taon. Ang kadalasang ginagawa nila ay kalsada, tulay, simbahan, bahay na bato, munisipyo, at galyon. Hango ang sabilitang paggawa sa polo e servisyo na nangangahulugang gawaing pampamayanan. Hanggang dito lang muna mga bata. Sana ay natutunan ninyo ang pagsasailalim ng katutubong populasyon sa kapangyarihan ng Espanya. Kita-kit sa mga susunod pang mga aralin. Hanggang sa muli, paalam!